Hi guys! Bago nga pala po tayo mag-start, gusto ko munang pasalamatan yung OS Well sa pagpapadala nitong Maca Maxx po sa akin para ma-review natin and masagot ko na yung mga katanungan ninyong lahat. Hey, I never give it up. Said, I never give up. Pero disclaimer guys, hindi po ito sponsored video, hindi po ako sponsor ng OS Well. So as usual, honest review lang po tayo. And nga pala no, na-check ko kasi yung aking YouTube analytics. Tapos napansin ko, marami sa inyo ang hindi pa rin nakasubscribe. Marami ka na raw na panood na video ko, mukhang masaya ka naman sa mga videos ko. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa raw subscribe. Bakit? Anong dapat kong gawin? Kailangan ko bang magsayaw dito? Para lang mag-subscribe ka? Guys, libre lang yan. Sige na, pindutin nyo na yung subscribe button dyan. Isama nyo na rin yung bell icon dyan para lagi kayong updated sa mga videos ko. And baka makalimutan ko, click nyo na rin yung like icon para talagang ma-push itong videos na to sa mas marami pang viewers, lalo na yung naghahanap din ng video na related sa Maca Maxx. Malaking tulong po yan sa channel natin. Marami pong salamat. Yun na, dami ko nang sinabi. Diretso na tayo. Guys, itong Maca Maxx po, yung isang bottle nila, 90 tablets po. Papakita ko po sa inyo yung tablets. Ganito po siya. Blue. Maliit lang po siya, so hindi siya masakit inumin. Kahit minsan, dalawa pa nga yung couplets o tablets na iniinom ko. 300 milligrams po siya total. Tapos, ang sinasabi po nila, ang recommended usage po nila, suggested use po nila, one tablet once a day. Minsan dumudoble ako. Pero wag niyo akong gayahin, sundan niyo lang po sila. One tablet a day lang po kayo. Sa nutrition facts po, meron po silang mga B vitamins. Siyempre, nakakatulong po sa ating mga nerve. Nakakatulong din sa ating energy. Kaya malakas tayo pag nag-workout kung gumagamit tayo nito. And napansin ko rin, no, chinek ko yung kanyang ingredients. Meron po silang Siberian ginseng, no? And meron din po silang ginseng extract powder. So, napakarami nitong mga pangpalakas. Napakarami po nilang adaptogenic herb. Hindi pa po natin sinasama dyan, hindi pa po natin pinag-uusapan mismo yung pinaka main ingredient niya na maca root, na isa rin pong adaptogenic herb. Ang maca root po galing po sa maca plant na tumutubo sa Peru, sa bundok po yan, sa high altitude pong lugar po yan, talaga sila tumutubo. So, noong unang panahon, ginagamit po yan ng mga taga Peru para sa medicinal purposes, mga natural remedy noong unang panahon, pag yung infertility, pag low sex drive, ginagamit po nila yan kahit pa noong unang panahon. Sinabi ko kanina, no, itong mga ginseng na nandito sa likod, sa ingredients, and including yung maca root, na sila lahat is adaptogenic herb. Meaning guys, yung mismong herb na yun, yung mismong halaman na yun, talagang nag-adapt. Kasi guys, sa mountain ng Peru, kung saan ito tumutubo, hindi po maganda yung lugar niya. Hindi po maganda yung environment niya. Kulang ng soil na fertile, napakataas, high altitude, konti yung oxygen. Basta hindi siya suitable talaga para tubuan ng halaman. Pero tumubo po ito, nag-adapt po yung maca plant para tumubo doon. Kaya mismong yung plant po, talagang may mga medicinal siyang benefit, which is pag-uusapan natin ngayon. By the way guys, do yung mga sasabihin ko, mga back by science na po itong mga benefit na to, no? Sa pangalan pa lang niya guys, adaptogenic herb. So nag-a-adapt po siya sa stress. Tinutulungan niya po yung katawan natin ma-manage yung stress. Kahit nung una pang panahon, ginagamit na siya ng mga taga Peru para ma-manage nila yung environmental stress. Binabalance niya po yung hormone ng ating katawan para maprotektahan tayo sa stress. Ayon sa pag-aaral, kasi guys, yung cortisol, no, pag nakita yan na mataas yung level niyan sa katawan natin, ibig sabihin na i-stress po tayo. Stress hormone yan eh. Pero doon sa pag-aaral guys, no, about sa maca root, nakita nila sa rats, no, na yung cortisol level nito hindi po tumaas. Kasama na rin po dyan yung depression and anxiety na ma-manage din po nito. Kasi napapasaya ka po niya, na-improve po nito yung mood mo. So yan yung unang-unang benefit niya. Second po na benefit is nadadagdagan niya po yung energy natin sa katawan. Mas malakas po tayo. Kaya po,
nire-recommend kung inumin nyo to pre-workout. Kasama ng pre-workout nyo, kasama ng coffee sa breakfast niyo or sa mga pre-workout drink niyo bago kayo mag-workout. Kasi ayon sa pag-aaral, yung mga taong nag-take talaga ng maca root, lumakas po sila sa workout nila. Kasi guys, ayon sa 12-week study, no, yung mga subject, no, nagtitake po sila ng mga 3 grams ng maca root for 12 weeks and na-experience po talaga nila na nag-improve po yung energy nila. May boost of energy raw po talaga yung maca root. So yan, tandaan nyo, bago mag-workout, pwede nyo itong i-take 1 tablet lang po. Pangdagdag energy. Anyway, lalo na itong Maca Max, no, meron po siyang B vitamins and may mga ginseng din po siya. Next na benefit guys, pangatlo na yata to, no, it will boost your libido and nakakatulong ito sa male fertility. Guys, no, marami ng pag-aaral dito. Sinabi ko nga kanina, kahit noon pang unang panahon, yung mga taga-Peru, ginagamit na ito as aphrodisiac. Pampael, kumbaga. Pero sa pag-aaral, no, na-check nila na hindi naman tumaas talaga yung testosterone level natin, yung hormone level, kaya na-boost yung libido. Kundi, parang nasa pag-aaral, dahil napapababa yung stress, dahil nati-turn on, dahil nasa mood yung taong nagtitake ng maca, and may energy boost pa, no? Yun nga, parang nabuboost talaga yung libido. And kung pag-uusapan naman natin yung male fertility, nadadagdagan po kasi ang ating sperm count pag nagtitake din po ng maca. So guys, no, marirecommend ko kung ikaw may problema na dito, medyo malungkot na si Manoy, no? Nagre-reklamo na yung asawa ninyo. Wala na kayo masyadong gana, wala na kayo masyadong energy, medyo nagkakaedad na rin po kayo. Ouch! Parang tinamaan din ako dun, ha. Guys, mag-take din po kayo ng maca root. I-try nyo lang. Specifically, itong Maca Max. I-try nyo lang po. Maglalagay naman po ako ng link dyan sa baba. Trusted seller po yan. OS Well po mismo yan. Para matry nyo na po kagad ito. As soon as possible. Para hindi na magtampo si Mrs. Lalo na pag malalamig ang gabi. Ooh, wow! Ito pa, no, speaking of misis, last na benefit guys, no, na masasabi ko dito. Kasi po, nababawasan din po ng maca root yung symptoms, yung mga nararamdamang simptomas pag magme-menopause na po ang mga babae. Akala ninyo, pang lalaki lang to, no, doon po kayo nagkakamali. Kasi guys, marami ng pag-aaral ang nagsasabing yung mga nagme-menopause daw po na nagtitake nito, nababawasan po yung hot flashes, yung mga night sweats, yung mga symptoms ng menopause pag nagtitake po ng maca root. So guys, malaking bagay yun. Lalo na pag magme-menopause, diba, medyo marami ng mood swings, medyo mas mainitin ang ulo. Yun guys, makakatulong din yung sinabi kong benefit kanina sa mga nagme-menopause, sa mga babae po na tumatanda na rin. I-try nyo rin po itong maca. Kasi nga, diba, sinabi ko kanina, na ma-manage niya yung stress, natutulungan ka niya sa mood mo. Kaya malaking tulong ito sa mga magme-menopause po. Eh coach, makakatulong po ba yan sa aming performance sa gym? Makakatulong po ba sa pag-build namin ng muscle? Yan yung katanungan namin coach, bakit hindi mo sinasagot? Joke lang guys, ito na, no. Maraming bodybuilders, maraming fitness enthusiasts na talagang sinasabi nila na lumalakas sila, nag-improve nito yung performance nila kahit medyo umiedad na sila. Kasi nga, sinabi ko na kanina yung benefit guys, na-improve nito yung mood mo. Sa mga days na tinatamad ka, sa mga days na stress ka, sa mga days na low energy ka, matutulungan ka nito. So kung ako yung tatanungin, yes, medyo parang mas lumaki yung katawan ko ngayon. Parang mas full yung muscle ko ngayon nung ginagamit ko siya. Hindi napakalaking improvement naman, no? Pero parang ramdam ko talaga mas malakas ako, mas ganado ko, mas maraming reps yung nagagawa ko. And yun din yung sinasabi ng karamihan na gumagamit nito, na katulad kong may edad na. 35 na po ako. So sa tingin ko, kahit kulang yung pag-aaral na na-improve nito yung testosterone level ng marami na parang anabolic, na parang anabolic steroids, for me, goods na yung benefit na sinabi ko kanina. Kung nag-i-improve man yung testosterone, tumataas man ng konti, bonus na yun for me. Natural po yung maca, eh. Diba? Natural product po siya, natural po siya, halaman po siya, and proven na po siya kahit nung una pang panahon.
So, marirecommend ko talagang itry nyo, gamitin nyo to. Babae, lalaki, bodybuilder, fitness enthusiast, gusto mong mag-improve yung health mo, gusto mong mag-improve yung mood mo, malabanan yung depression, uminom po kayo nito. And i-comment nyo sa akin yung mga naramdaman ninyo. I-comment nyo dyan sa baba, pag-usapan natin. Kasi guys, yung experience ko dito so far, maganda po talaga. Okay? Marami pong salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And lagi nyo rin pong tatandaan to always, always drink your protein. Bye! Hey, I never give it up. Said, I never give up.